Kailangan ba tayong manalangin? Nakikinig ba talaga ang Diyos? Bakit hindi niya sinasagot ang lahat ng panalangin ko? Pinapakinggan ba talaga niya ang panalangin ko? May nagagawa ba ang panalangin para sa akin? Kung panalangin ang ating pag-uusapan, ang dami nating tanong. Tanggapin mo man to o hindi, ang panalangin ay espesyal na regalo. Paraan natin ito para makausap ang Diyos, para pasalamatan siya, at para humingi ng tulong sa Kanya. Pero alam ko na may ilang nagdududa tungkol sa panalangin. Kahit hindi man natin sasabihin, nananalangin lang tayo kung meron tayong kinakailangan. Tama ang kanta ni Basilio. Pero yan ang malaking pagkakamali na ating nagawa sa buhay natin. Kahit masaya man tayo o nalulungkot, kailangan tayong manalangin. At kailangan nating magtiwala na ibibigay yun sa atin ng Diyos kung naaayon lang sa kalooban niya. Basahin natin ang unang Juan 5:14. At nagtitiwala tayo sa Diyos na anuman ang hingin natin ayon sa kalooban niya ay ibibigay niya. Pero uulitin ko, kung tungkol sa panalangin na pag-uusapan, minsan nagigilty tayo dahil hindi tayo nananalangin masyado. Kahit hindi mo aminin sa akin, alam ko, dahil naranasan ko rin yan. Ang iba'y naniniwala naman sa panalangin pero hindi na nila ginawa dahil iniisip nila na ang laki na ng kasalanan nila. Yung iba din hindi na nananalangin dahil namatay ang mga mahal nila sa buhay at sinisisi nila ang Diyos. Minsan iiyak ka na lang habang nagtatanong sa Kanya, bakit mo to ginawa sa akin? Bakit ako pa? Dahil parang walang sumasagot sa mga panalangin, marami ang nagdududa kung bakit kailangan pa nilang gawin ito. May iba pang dahilan kung bakit hindi na nananalangin ang ilan. Sinasabi nila na alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam na niya ang mga kailangan natin o ang mga problema natin. Kaya wala nang dahilan para sabihin pa ito sa Kanya. Naniniwala naman ng ilan na hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin nila dahil sa mga pagkakamaling na gawa nila noon. May kaibigan akong tinanong kung nananalangin ba siya. Sabi niya hindi siya nananalangin dahil pakiramdam niya na wala siyang kwenta. May mga bagay na ginagawa niya na pinagsisisihan niya. Kaya sabi niya na hindi daw siya karapat-dapat pakinggan ng Diyos. Minsan ba'y pumasok yan sa isip mo? Naranasan mo ba ang naranasan ng kaibigan ko? Alam mo ba kung hindi tayo lalapit sa Diyos, mas lalo tayong mahihirapan? Kaya nga hinihimok niya tayo na lumapit sa Kanya. Basahin natin ang Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya. Siguro sasabihin mo, nananalangin naman ako, pero wala namang nangyayari. Halimbawa, nananalangin ka na mawala ang problema mo, pero paglipas ng ilang mga araw, problemado ka pa rin. Ibig bang sabihin na hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin mo? Palagi lang natin itong tandaan. Number 1, palaging nakikinig ang Diyos. Basahin natin ang awit 65:2. O dumirinig ng panalangin, lalapit sa iyo ang lahat ng uri ng tao. Sabi ng iba, ang panalangin daw ay para lang isang therapy. Nananalangin ng iba kasi gumagaan ang pakiramdam nila kahit hindi sila naniniwalang may nakikinig sa kanila. Pero ang panalangin ay hindi lang isang therapy na nagpapagaan ang pakiramdam kapag may problema tayo. Basahin natin ang awit 145:18-19. Ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Ibinibigay niya ang naisi ng mga natatakot sa Kanya. Dinirinig niya ang paghingi nila ng tulong at iniligtas niya sila. Kaya makakatiyak tayo na pinapakinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga lingkod niya. Basahin natin ang Jeremias 29:12. At tatawag kayo at lalapit at mananalangin sa akin at pakikinggan ko kayo. Number 2, gusto ng Diyos na manalangin ka sa Kanya. Basahin natin ang Roma 12:12. Magsaya kayo dahil sa pag-asa ninyo. Magtiis kayo habang nagdurusa. Magmatsaga kayo sa pananalangin. Pinapayuhan tayo ng Biblia na patuloy na manalangin at na manalangin sa bawat pagkakataon.
basahin natin ang Mateo 26:41. Patuloy kayong magbantay at manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Totoo naman, gusto ng puso pero mahina ang laman. Huwag rin nating kalimutan ang sinabi sa Efeso 6:18. Kasabay nito, sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng panalangin at pagsusumamo, ay patuloy kayong manalangin sa bawat pagkakataon kaayon ng Espiritu. Para magawa ito, manatili kayong gising at laging magsumamo para sa lahat ng banal. Bakit gusto ng Diyos na manalangin tayo sa Kanya? Kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang mag-isa. Alam niya na siya lang ang maaasahan natin at siya lang ang makakapaghilom ng sugat natin. Kung hindi ka hihingi ng tulong sa Diyos, iisipin niya na hindi mo siya kailangan. Kung hihingi ka naman ng tulong sa Kanya, makikita ng Diyos na nagtitiwala ka talaga sa Kanya. Ganyan din naman tayo sa mga kaibigan natin, di ba? Mas nakakaramdam tayo ng pagmamahal kung kailangan nila tayo. Yan lang naman ang gusto natin eh. Gusto nating importante tayo sa kanila na minsan may nangangailangan din sa atin. Dahil mas nararamdaman natin ang kanilang pagmamahal sa ganung paraan. Yan din ang pakiramdam ng Diyos. Basahin natin ang Kawikaan 15:8. Kasuklam-suklam sa Diyos ang hain ng masasama, pero kalugod-lugod sa Kanya ang panalangin ng mga matuwid. Number 3, nagmamalasakit siya sa iyo. Malamang maitatanong mo, nagmamalasakit ba talaga siya sa ating lahat? O baka naman sa iba lang? Ang Diyos ay hindi tao. Ibig kong sabihin na ang Diyos ay walang pinipili dahil anak niya tayong lahat. Hindi siya katulad ng tao na namimili lang ayon sa pisikal na kagandahan. Gusto nga ng Diyos na lahat tayo ay maisalba. Pero tayo lang naman ang pumili ng kasamaan. May kalayaan kasi tayo. Di ba't malaking pagmamahal na yon ang pagbigay ng kalayaan niya sa atin? Balik na tayo sa tanong, nagmamalasakit ba talaga siya? Sasagutin tayo ng Biblia sa 1 Pedro 5:7. Habang inihahagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Gusto ng Diyos na manalangin tayo sa Kanya kasi mahal niya tayo at nagmamalasakit siya sa atin. Alam na alam niya ang mga problema at alalahanin natin at gusto niya tayong tulungan. Para mas mabuo pa ang tiwala natin, balik tayo sa kapanahunan ni Haring David. Basahin natin ang Awit 23:1-6 at intindihin natin ng mabuti ang kanyang sinabi. Ang Diyos ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Pinahihinga niya ako sa madamong mga pastulan. Inaakay niya ako sa mga pahingahan na may saganang tubig. Pinagiginhawa niya ako. Inaakay niya ako sa matuwid na mga landas, alang-alang sa pangalan niya. Kahit na lumalakad ako sa napakadilim na lambak, hindi ako natatakot dahil kasama kita. Panatag ang loob ko dahil sa iyong pamalo at tungkod. Ipinaghahanda mo ako ng maraming pagkain sa harap ng mga kaaway ko. Nilagyan mo ng langis ang aking ulo. Punong-puno ang aking kopa. Sa buong buhay ko, madarama ko ang kabutihan mo at tapat na pag-ibig. At maninirahan ako sa bahay ng Diyos habang nabubuhay ako. Mapapansin mo sa talatang binasa natin na laging nananalangin si Haring David sa Diyos para humingi ng tulong. At sinasabi niya sa kanya ang naiisip niya at nararamdaman. Ano naman ang naramdaman ng Diyos para kay David? Mahal ng Diyos si David at nakinig siya sa maraming panalangin nito. Basahin natin ang Gawa 13:22. Inalis siya ng Diyos at pinili si David bilang hari nila. Nagpatotoo siya tungkol dito at sinabi niya, "Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, isang lalaking kalugod-lugod sa puso ko. Gagawin niya ang lahat ng gusto ko." Mababasa rin natin sa Awit 116:1-2 na sinabi ng isa sa mga sumulat ng awit na sigurado siyang pinakinggan ng Diyos ang mga panalangin niya at may malaking epekto iyon sa kanya. Naramdaman niya na mas naging malapit siya sa Diyos at nagkaroon siya ng lakas para harapin ang mga kabalisahan at problema sa buhay. "Mahal ko ang Diyos dahil dinirinig niya ang tinig ko, ang paghingi ko ng tulong. Dahil nakikinig siya sa akin at tatawag ako sa kanya habang nabubuhay ako." Kapag sigurado tayong pinapakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin, mas gugustuhin nating laging makipag-usap sa kanya. Pinapatunayan ng Biblia na talagang nakikinig ang Diyos sa mga panalangin.
pero malinaw na hindi sinasagot ng Diyos ang ilang panalangin. Bakit? May mga dahilan kung bakit hindi niya sinasagot ang ilang panalangin. Ano ang mga iyon? At ano ang dapat nating tandaan kapag nananalangin? Number 1. Hindi ka pakikinggan ng Diyos kung kinakabisa mo ang panalangin. Ayaw ng Diyos na paulit-ulit mong sabihin sa Kanya ang mga salita na ginamit mo na kahapon o kanina. Basahin natin ang Mateo 6:7. Kapag nananalangin, huwag kayong maging paulit-ulit sa sinasabi ninyo gaya ng ginagawa ng mga tao ng ibang mga bansa dahil inaakala nilang pakikinggan sila sa paggamit ng maraming salita. Hindi gusto ng Diyos na kabisaduhin natin at paulit-ulit na sabihin ang mga panalangin o basahin lang ito mula sa isang prayer book. Pero gusto niyang kausapin natin siya mula sa puso. Isipin na lang natin kung ano ang mararamdaman natin kung may kaibigan tayo na paulit-ulit ang mga salitang sinasabi sa atin araw-araw. Ang tunay na kaibigan ay laging makikipag-usap sa atin mula sa puso, di ba? Yan ang ibig sabihin ng Diyos. Kapag sinasabi natin sa panalangin ang mga naiisip at nadarama natin, personal tayong nakikipag-usap sa ating Ama sa Langit. Number 2, hindi ka pakikinggan ng Diyos kung mali ang iyong intensyon. Kung ang hinihiling natin sa Diyos ay mga bagay na ipinagbabawal niya o hindi niya gusto, hindi tayo makakaasa na sasagutin niya ang mga panalangin natin. Halimbawa, sasagutin ba ng Diyos ang mga panalangin ng isang sugarol na umaasa sa swerte kahit malinaw ang babala niya tungkol sa kasakiman at paniniwala sa swerte at pamahiin? Basahin nga natin ang Isaiah 65:11. Pero kasama kayo sa mga umiiwan sa Diyos, sa mga lumilimot sa kanyang banal na bundok, sa mga naghahanda ng pagkain para sa Diyos ng swerte, at sa mga pumupuno sa mga kopa ng tinimplahang alak para sa Diyos ng tadhana. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa bawat uri ng kasakiman, dahil kahit sagana ang isang tao, ang mga ari-arian niya ay hindi makapagbibigay sa kanya ng buhay. Malinaw na hindi tatanggapin ng Diyos ang mga panalangin natin kung ito'y pansarili lamang. Siguradong hindi yun sasagutin ng Diyos. Para sagutin ng Diyos ang mga panalangin natin, dapat na ang mga hinihiling natin ay ang mga bagay na sinasang-ayunan niya. Number 3, hindi ka pakikinggan ng Diyos kung sumuway ka sa utos niya. Basahin natin ang Kawikaan 28:9. Ang tumatangging makinig sa kautusan, maging ang panalangin niya ay kasuklam-suklam. Noong panahon ng Biblia, hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ng mga taong sumusuway sa mga batas niya. Basahin natin ang Isaiah 1:15-16. At kapag itinataas ninyo ang inyong mga kamay, hindi ako tumitingin sa inyo. Kahit nananalangin kayo ng maraming ulit, hindi ako nakikinig. Puno ng dugo ang mga kamay ninyo. Maghugas kayo. Linisin ninyo ang inyong sarili. Alisin ninyo sa paningin ko ang masasama ninyong gawain. Tigilan na ninyo ang paggawa ng masama. Malamang sasabihin mo, matagal na niyan sinasabi. Baka nagbago na ang Diyos ngayon. Hindi nagbago ang Diyos. Basahin natin ang Malakias 3:6. Dahil ako ang Diyos, hindi ako nagbabago. Para sagutin ng Diyos ang mga panalangin natin, dapat na gawin natin ang makakaya natin para masunod ang mga utos niya. Pero paano kung may nagawa tayong mali noon? Ibig bang sabihin, hindi na tayo papakinggan ng Diyos? Hindi. Kung magbabago tayo at gagawin ang mga bagay na magpapasaya sa Kanya, papatawarin tayo ng Diyos. Basahin natin ang Gawa 3:19. Kaya magsisi kayo at manumbalik para mapatawad ang inyong mga kasalanan, para dumating ang mga panahon ng pagpapaginhawa mula mismo sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lang paraan para mailabas ang nararamdaman natin kapag na-stress tayo. Pagpapakita ito ng pananampalataya sa Diyos at bahagi ito ng pagsamba natin sa Kanya. Kung hindi tayo patuloy na hihingi ng may pananampalataya, ang sabi ng alagad na si Santiago, hindi tayo makaaasa na tatanggap tayo ng anuman mula sa Diyos. Basahin natin ang Santiago 1:6-7. Pero patuloy siyang humingi ng may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan dahil ang nag-aalinlangan ay gaya ng alon sa dagat na hinihipan ng hangin at ipinapadpad kung saan-saan.
Sa katunayan, hindi makaasa ang taong iyon na tatanggap siya ng anuman mula sa Diyos. Kahit hindi sinasagot ng Diyos ang ilang panalangin, pinapakinggan naman at sinasagot niya ang milyon-milyong tao na nananalangin mula sa puso. Mababasa sa Biblia ang mga pwede mong gawin para pakinggan ng Diyos ang mga panalangin mo. Huwag kang sumuko kaagad. Alam ng Diyos ang tunay mong intensyon. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos.